kukunik ko lang dito. Pati po yung kanyang charging connector is 100% gumagana. Ito po yung napulot kong cellphone. Nokia po yung tatak niya. Sa mga nagtatanong kung gumagana yung cellphone, yes po, 100% gumagana. Open ko yung power niya. Gumagana siya, pero ang problema nito guys, gumagana yung cellphone. Gumagana po yung cellphone, pero may password siya. Yan ang problema. Siguro nakalimutan nung may-ari yung password, kaya tinapon na niya yung kanyang cellphone. Ganun kasi dito eh, kaysa paggawa nila, mahal ang pagpapagawa ng repair dito, mahal. So siguro kaya tinapon niya. So paano ang gagawin natin para mabuksan natin yung kanyang password? Tuturuan ko na rin po kayo. Para matanggal natin yung password nito, papatayin ko lang muna yung cellphone. Pindutin yung power off, ay power, tapos i-off lang natin to. Ayan, naka-off na po siya. Ilang natin ito para magkaroon lang siya ng ilaw. Magkaroon lang siya ng supply. Ayan, may supply na po siya. Pero hindi po siya naka-on. Hindi siya naka-on. Mayroon lang siyang supply ng kuryente. Kasi i-reboot lang po natin siya. Tatanggalin natin yung kanyang password. Ngayon, ang gagawin natin, habang nakakunik yung kanyang power, magkakaroon na siya ng supply ng kuryente. Hindi pa po yan, hindi pa po yan naka-on, naka-power supply lang po siya. So, pindutin lang natin itong power saka yung volume up. Sabay po yan, napipindutin hanggang sa lumabas yung Android. I-din lang po ng matagal. Ayan. Pag lumabas na yung Android na yan, yung logo ng Android na yan, pwede mo nang tanggalin yung kanyang power supply. Meron naman po siyang battery, no? Pero hindi siya naka-on. Ang susunod natin gagawin, i-hold mo lang itong power, tapos i-hold mo lang itong power, saka mo pindutin na isang beses yung volume up. Reboot system now. Mga choices niya dito, reboot system now, reboot to bootloader. Ang gusto kong gawin dito is ipa-factory setting, reset ko. No? So, para makapunta ko doon sa wipe data factory reset, scroll down mo lang gamit itong volume down. 1, volume down. Okay. Nandun ako sa may wipe factory data reset, wipe data and factory reset. Para mai-on natin yan, pindutin lang natin itong power. Ayan, so nakalagay na dito, wipe all user data cannot be undone, cancel or factory data reset. So ang gagawin ko nga is factory data reset. So ibababa ko lang mula dun sa cancel, ibababa ko lang dito sa factory data reset. Scroll down ko lang ulit gamit itong volume down. Okay. So, nandun ako sa factory data reset. Para may on ko yan, pindutin ko lang itong power. Okay. So, nagre-reset na po siya. Antayin lang po natin siyang mag-reset. Ayan na po, rebooting na po siya. Antayin lang po natin siyang maging okay lahat. So, ang nakalagay po dito, habang nagre-reboot po siya, basahin ko lang po sa inyo. Ang nakalagay po dito, wiping data, formatting data, data wipe, complete. Ayan, complete na po yung data wipe niya. So, ang gagawin lang po natin, dahil naka-complete na po yung kanyang data wipe, i-okay na lang po natin ito dito sa kanyang power. So, nag-on na po siya. Ayan. So, nagpo-process na yung aking cellphone. Naging brand new cellphone na siya ngayon. Nokia.
Salamat dun sa nagtapon. Napakinabangan ko po yung iyong cellphone. Okay na po yung ating cellphone. Okay na po yung ating cellphone kaso nakalagay po siya sa original program po niya. So naka-Ivrit siya, Hebrew. Naka-Hebrew po siya. Yan ay brand new cellphone na ngayon na-reboot na po natin, na factory settings na po natin, natanggal na rin yung kanyang password. So na-open na natin yung cellphone. Ayan. Ang gagawin natin, itong Hebrew na to, nababasa ko kasi yan. ako na lang nakakaintindi. Ayan. Ang sabi niya, Ivrit, papalitan ko yung language, gawin kong English yan. Ayan. So hanapin ko yung English. Ayan, English. I hope nakikita nyo. United Kingdom. Ayan. So naka-English na po siya, hindi na po siya Hebrew. English na po siya ngayon. Ang sabi niya, let's go. Connect to mobile network. Skip ko na lang yan. Connect to Wi-Fi. Pumasok na po yung Wi-Fi. Ang sabi dito, copy apps and data. So gusto ko kasi maging brand new yung cellphone. So skip ko na lang yan. Para hindi pumasok yung mga old na data nung may-ari. Tapos, sign in with Google. Mamaya ko na gagawin yan. Skip ko na lang din yan. Skip account setup. Pwede kong skip din yan. So, accept. Tapos, kung gusto maglagay ng screen password, pwede mong lagyan. Skip ko na lang din. Ako kasi hindi ako naglalagay ng password simula kahit sa nasa Pilipinas ako, hindi ako naglalagay ng password. So skip ko lang yan. Skip pin. So okay. Okay ko na lang lahat yan. Bago na po yung cellphone natin. Wala na siyang password. Wala na po yung password ng may-ari. You are ready. Meron na po akong bagong cellphone na walang password. Ayan. Salamat po guys sa panonood. Sana may natutunan kayo dito sa Simpleng Tricks. Pakishare po guys kung may natutunan kayo. Thank you guys.